Alright mga paps, kumusta tayong lahat? Ayan, so ngayon magpapalit ako ng steering wheel. Ito. Ayan, so magiging itsura niya. Ayan, ito yung stock. So magiging itsura niya from this to this. So bale, ang pagtatanggal ng steering wheel ng Ford Lynx, madali lang naman. So meron siyang 10 mm dito na tornilyo. Ayan. Makikita nyo. Gis yan. Tapos, eto. Tatanggalin natin. Pag natanggal natin yung tornilyo dito. Kasi yun yung lock. Ayan. So, babaklasin ko muna mga paps. Wait lang. Tapos, ayan. Yan lang. Ganun lang. Tanggalin lang natin. Tapos, yung connection niya. Dito. Ayan. So, ito yung itsura niya. Tanggal na. Alright. Tapos, ito. Lalagyan natin ng mark. Para alam natin yung gitna kung saan siya nakaturo. So para masigurado gitna natin. Ayan. So ayan, nakagitna yan. Tapos kuha lang tayo ng marker or kahit ano, yung correction paint ba yun? Tapos ito 21 mm ito. Kaso hindi to kasya. So kunin natin tong sa tie rings. Sana magkasya. Ayun oh, saktong-sakto. Yung tie rings, saktong-sakto. Pero ito 21 to. Ayun, 21 mm to. So bago natin siya tanggalin mga paps, lalagyan muna natin siya ng marka para meron tayong palatandaan yung kung saan yung gitna. So yung gagamitin kong pang marka, Q-Tex ng asawa ko, kulay white. Ayan, meron na siyang dating marka pero kulay itim, nabubura na. Ayan, so yan yung gitna. Tapos, pwede natin siyang baklasin. Kuha tayo ng pang dugsong. Ayan. Ayan. Tapos, kapag tatanggalin naman natin to, aalog-alogin lang natin. Yan. Yung steering wheel. Ito kasi dati natanggal ko na. Noong unang nagpalit ako ng steering wheel. So, ayun mga paps. Tanggal na. Uy. So yan yung steering wheel natin. Tanggal ko na. Ayan. So kabit ko lang to. Alright. So ayan, steering wheel natin na stock. Siguro bebenta ko na lang to. Bigat. Parang may 2 kilo ata ito. Tapos, ito naman yung ating boss kit adapter. Ayan. Alright, so ayan mga paps. Lalagay natin yung ano. Pagdasa natin may lagay yung
Boskit hub adapter, syempre, lalagay natin yung lock, tapos higpitan natin. So, mamaya natin higpitan ng todo. Tapos, ito na yung mga Allen rings natin, tornilyo. Tapos, meron din siya kasamang Allen key. Ito. Tsaka, mga wire para sa busina. So, bali siguro yung magagamit lang natin dito yung berde. Or yung puti na lang. Para sa busina. Huwag natin kalimutan. Ito. Dito yan ako. Kabit. Yan. Tapos, bakit sala? Mali yung position ah. Tabingi. Pero hindi, nakagitna naman siya. So, ipapantay lang natin. Testingin muna natin. Ikabit. Ayan. Medyo malaki yung Allen key ah. Ayaw pumasok. Yan, hindi muna natin siya higpitan. So, bali yung pagkakabit ng tornilyo na gagawin ko, criss-cross. So ayan mga paps, isalpak na natin yung steering wheel. So bali ngayon, ito naman yung busina. Bali ito nga pala, goma lang to. Yan. So testing muna natin, ikabit. Alright, so ayan mga paps, naikabit ko na yung busina. So testingin natin kung bubusina siya. Alright, so ikakabit na natin ito mga paps. Ayan. Pasok lang natin yung wire doon sa loob. Tapos, salpak na natin itong pinang cover niya.
Tagal lang mga paps, kabit ko lang. Alright, so ayan na mga paps, ay kabit ko na yung steering wheel. Ayan. Alright, so maganda siya, malaki. Kitang-kita pa rin yung panel gauge natin. So, 14 inches to. So, yon, check natin yung comparison. Ito yung steering wheel luma or stock. Ayan siya, 15 inches yan. So, konting-konti lang yung diferensya sa diameter. Ayan, so kung makikita nyo mga paps, konti lang talaga. Medyo mabigat eh. Mabigat na steering wheel. Yung stock, ayan. Alright, so ayan mga paps. Natapos ko nang ikabit yung momorehin natin na steering wheel na 4 spokes. And ayan, hindi ko na-expect, maganda siya. Tapos ayun na bumagay yung red stitch dun sa shift knob ko. Tapos dun sa shift boot cover na naka-red stitch din. Ayan, so maganda siya. Goods na goods yung quality. And ayun, attach ko na lang yung part 1 ng unboxing ng boss kit at ng steering wheel. Kasi andun yung link ng mga item na in-order ko sa Shopee. Ayan mga paps, tingnan natin. So, test drive natin mga paps. Or check natin kung komportable siyang gamitin. And so mukhang okay naman. Alright. Yan, so kita pa rin talaga yung panel gauge natin o yung speedometer. Yan. So yun yung nagustuhan ko dito. And talagang hindi ko na-expect yung quality ah. Kahit ano siya, copy na Momo steering wheel. Ayan. Okay siya. For me ah, in my opinion, okay siyang gamitin. Mas maliit lang siya ng 1 inch dito sa stock steering wheel. Ayan, ito yung stock steering wheel. 15 inches. Ayan, ikot lang natin ng konti dito sa loob lang ng village. Alright, so okay na okay ah. Ayan. Uy, may Ford Lynx pala dito na puti. Ayan o, nakatago. Ganino kaya to? WMN775 ayun no. Alright, testing busina, ayos ayos, okay na okay. So yun, budget meal upgrade kasi wala pa akong makuha na nung Momo Dragster. Yung natanungan ko sa Banaawe, wala daw silang stock. Ayun, so medyo yun, nagmadali na naman ako, hindi na naman nakapag-intay. So yan, bumili na ako nito sa Shopee. Eh okay naman. Okay naman yung quality. Hindi siya yung parang PBC to. Pero ewan ko lang din ha. Basta yun lang yung ano ko. Nakikita ko. Ganda, ang ganda mga paps. Hindi to ano ah, hindi to paid, hindi to paid advertisement sa akin ng Shopee or nung seller sa Shopee. Basta opinion ko lang dun sa nabili kong item. Ayan. Ayos. Oh, diba? Alright. So
So yun na mga paps, maraming maraming salamat. Dito na ako, paparking na ako. Mga paps, hanggang dito na lang yung vlog na to. At yun, kung nagustuhan nyo yung vlog natin dito sa steering wheel installation. And ayun mga paps, maraming maraming salamat sa panonood. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please consider subscribing. And maraming salamat.